Good morning, guys. Good morning. Good morning. Na po. Nandito na naman tayo para mag-unbox ng order natin mula sa Shopee. Okay? Tara, buksan na natin. Narito, guys, yung ating in-order mula sa ulitin ko mula sa Shopee. Ito, guys, oh, pakita ko muna sa inyo mabuti kung paano sa kasilyado, no? Oh, ayan, kasilyado. Back to back. Naka-bubble wrap siya. So, very safe yung biyahe niya. Kahit siguro magkapatong-patong or siguro iningatan naman nila ito. So kaya natin binibidyo to para naman din sa safety o sa kasiguraduhan ng bawat isa, ng seller at ng bumibili. Yan. Kasi guys, nakatala dito, mapapansin nyo, no refund, no replacement. No video, no refund, no replacement. Ibig sabihin, patunay ang video. Kung may diferensya yung laman sa loob, patunay yon na pwede mong i-refund. So, ito yung ano niya, ito yung kailangan. Kaya natin ina-unbox ito para naka-record tayo. Kaya pala kami umorder nito para dun sa mga videos namin na mga susunod. Medyo maganda na siya ng konti. Smooth na siya, hindi siya ganong kalikot. Kasi yung mga nauna namin mga videos na upload, malikot siya. Bakit? Sa pinaglalakad kami, karamihan sa mga videos namin ay naglalakad o may mga pinupuntahan kami. Malikot, guys, kung mapapansin nyo doon sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, makikita nyo doon malikot po yung aming mga videos. Kaya umorder kami nito para doon sa kasiguraduhan na talagang maganda yung videos na mga susunod namin na mga upload. So guys, talaga na, buksan na natin. Ayan, guys, yung brand DJI Osmo Mobile 3 Combo. Tinamaan ng gunting, ah. DJ Jonah Sagaino Remix. Ito, guys, oh, may konting tupi. No, itong kanto, sulok niya. Sana hindi naapektuhan yun na sa loob, no? Eh, siguro may foam naman yan, no? Protector pa sa loob. Pero tingnan natin, no? May kunti lang naman. Kanto lang yung sulok. Guys, yung ano, yung unit, meron siyang sariling case. Wow, ang ganda. Oh, diba? Osmo DJI. Ganda niya. Buksan natin. May super pa siya. Safe pala siya, guys, kahit na pala na UP yung kanto niya, yung sulok niya. No, ito siguro yung tinamaan niya, wala naman siyang UP. Maliban doon, safety case pa siya dito. Talagang matigas siya. Oh. 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 Isa basta-basta masisira. So, sulit yung binayad, guys. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Oh, meron pa siya nakapatong na manipis na foam para iwas gas-gas. Oh, guys, oh. Pambato. Ayan. Wow. Oh. Diba? Dati pangarap ko lang ito. Pangarap namin. Ngayon meron na kami. Oh no. Oh guys, oh. Babasa natin yung manual doon. Paano siya operate. Kasi hindi basta-basta ito ginagalaw. No.
battery operated to guys ha, rechargeable. Kapag nalobat, recharge, di ko lang alam paano ang signal niya pag nalolobat siya. Malalaman natin, may manual naman dyan. Magaan lang siya. Siguro more or less mga 1.5 kilo. Safety siya guys, ang ganda. May box siya oh. May lalagyan ka na ng CD. Diba? O kaya pwede siyang baunan. Ito, next. Buksan natin to. Ay, ito na pala yung mga ano niya. A cord. USB cord. Then, lumabas ah. Ah, ito yung pinakang ano niya. Ah, pinakampa niya guys. Siguro hindi wala ng battery ito eh. Pwede ko na siyang galawin. Alright. Yun oh. Ah, diba? Ganda. Next. Hindi ko alam kung ano to. Pinakang handle niya. Ano niya siguro dito. Pwede mo siyang labit-labitin. Pinakang tanggay niya. Ang laman nito. Ay lumabas. Teka sa sobrang masikip. Ayun. Wala na laman. Ano to? Ay, bag lang pala. Ayun, ang ganda. Hindi ko alam, dito ba to? Siguro dito to. Oo, dito to. Tapos, ito yung isa sa mga accessories niya guys. Bala, pwede mo lagyan ng ano, candy, baunan. Pwede mo na siya suklob dito. Hindi, lang. Accessories na guys. Okay. So, nabuksan natin. Wala siyang gas-gas. Walang gas-gas. Oh. Sana, gumana. Walang problema. Para magamit na natin. So, ito guys yung mga gamit natin. Alam nyo, tayo bilang mga maliliit na vlogger, small YouTuber, mapipilitan talaga tayong bumili ito kapag gusto natin maging quality yung ating mga video. Ano po? Kaya ito pinagsikapan na yung makabili nito para maging maganda yung aming mga video para dun sa aming mga masugid na mga taga-subaybay at saka dun sa aming mga subscribers. So guys, sumayamay ng konti, susubukan na natin paano pagganahin ang Osmo DJI stabilizer na ito. Guys, itong bag na to, lalagyan sa accessories ano. Syempre kapag nasa taping ka, may mga lalagay ka dapat dito. Ito yung mga tulad dito, yung padding, no. Kapag maluwag na yung lock ng cellphone mo dito at madulas na siya, pwede mo siyang ipalit. Then ito naman yung cable, power cable, no. Type C power cable siya, guys. Buksan natin. Ayan. So, ito, dala natin to. Ang charger nito, guys, pwede sa cellphone. Ayan. At, guys, itong ating pag-charge dito sa DJI stabilizer na ito. No? Guys, ito, ita-charge mo to ng 2 hours and 30 minutes. Then, pwede siyang gamitin ng 15 hours. So, sobrang haba na ng vlog mo nun. Kapag ganun kahaba yung ano, yun yung lifespan ng battery niya. So, ibig sabihin, sa dalang oras kalahati mo siyang chinacharge, at meron siya ditong warning, guys, no? May warning siya dito, ngayon, green siya. Mamaya, magpupula yan. So, ready for charge mo na siya nun. Chicharge mo na siya dapat nun. Okay? Guys, ngayon, start na natin itong paggamit nitong DJI gimbal stabilizer. Kung mapansin mo guys, bali-bali siya, ganyan. No? Ibig sabihin, hindi pa siya naka-on. Pwede mo siyang galaw-galawin. Remember, dapat kapag ito yung naka-on na siya, dapat guys, hindi siya po pwedeng bali-baliin. Matigas na siya. Masisira yung kanyang motor ng stabilizer na ito. Ngayon, pagkakabit naman ng cellphone,
meron din siyang balance na dapat nakabalance siya, guys. No? Nakabalance siya na kung saan hindi siya nahihirapan yung makina. At mapansin mo naman, nakalubog dito yung ano. Ayan, nakalubog dyan yung volume mo, plus and negative. Huwag kang mag-alala dahil sakto lang siya doon sa kanal doon. No? Hindi siya tatamaan, hindi magbabago. No? At guys, remember ulit, paalala, kailangan mo mag-download ng apps ng DJI Mimo. No? Yun yung apps ng stabilizer na ito. Then, yung cellphone mo, syempre, para maging connect siya sa stabilizer mo, kailangan mo siyang open mo yung Bluetooth mo. So, yun yung connection niya dito sa stabilizer na ito, guys. Sa gimbal na ito. Ngayon, start na natin. Paano natin na-operate ito? Medyo complicated siya dahil unang-unang, ilaw nakahawak nito. Pangalawa, dito lang din tayo magbabase sa manual. Pero, huwag natin kalilimutan, sa YouTube, marami naman tayong makikita ang kaparaanan doon. Pag nagtanong ka lang doon, may sasagot naman doon. No, pero karagdagan na rin din to. Guys, umpisa natin, no? Ayan. Lapit tayo dito sa camera. Meron siyang button dito. Tatlo yan. Ito, pwede mo siyang mamaya, pag pinit mo siya sa right side, pwede siya mag-left, pwede siya mag-right dito sa kabila. Up and down. So, yun lang naman din siya. Ngayon, bubuhay natin ngayon, guys, ha. Tignan niyo mabuti. Press mo siya. Yan. Okay. So, ang puntos ko niyan, guys, tuloy na nabanggit ko kanina, dapat, hindi mo na siya pwedeng galawin. Matigas na yan, eh. O, hindi mo na siya pwedeng bali-bali, yan tulad kanina. Pag pinilit mo yan, masisira yung makina nung stabilizer. Now, nakatayo siya ngayon. Siyempre, pagka nagbablog ka, dapat naka-horizontal o diagonal yung ating camera para maganda yung kuha niya. Double click mo lang siya. Okay? Double click. No? Kapag gusto mo siyang ibalik, double click mo ulit. Yan. Then, kalimbawa, gusto mo siyang pahigayin ulit. Ganun ulit, guys. Higa siya. Then, pinut mo lang isa yan. Dahil hindi pa naman naka-install kasi yung cellphone ko na yan, kapag gusto mong gumamit ng camera or ng video, one click, pareho sila. No? So, ngayon, napansin mo, kulay green yung ano. Ayan, no? Kulay green siya. Kapag lobot na yan, pula na yan. No? Yan. At note, guys, kapag gusto mo na siyang patayin, pindutin mo siya, press mo siya ng tatlo. 1, 2, 3. Yan. O. Balik siya sa pagiging malungkot. No? Tapos, pindot mo siya ng long press. Yan, mamamatay na siya. Sumalong, wala na siya, guys. Malambot na yan ulit. O, pansin niya. Malambot na siya. Pwede mo siyang tiklopin or tanggalin ng cellphone. O, kunin, di mo siya pwedeng ganyanin. Kasi, operated na yung kanyang machine. Okay? So, guys, bago mo siya tiklopin, may mga ano yan, may mga guide yan. No, na dapat naka-guide ka dito. Ayan. Then may lock din siya dito sa harap. Nakatapat din siya dyan. Bago mo sa tiklopin, ubaliin yan. Parami pa siya, guys, pwedeng gamitin, mapagamitan. Napakarami niyang picture ng gimbal stabilizer na ito. So, matututunan na lang dito habang natin ginagamit natin to, guys. Kaya, aralin natin mabuti. Meron naman tayong manual dyan. Then sa YouTube, aral din tayo. Para doon sa mga gumagamit at doon sa mga nag-e-edit, malaking bagay ito. Nakatutulong siya. Mapapabilis ang pag-e-edit. So, yun lang, guys. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo po ang video nito, paki-like and subscribe po tayo. At syempre, paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. At mag-iwan na rin naman kayo din ng comment. Maraming salamat, guys. God is good all the time.